Meron tayong pitong sekreto ng ex mo na ayaw niya malaman mo. Pero bago ko ito talakayin, hanggat maaari ay mag-subscribe ka muna, lalo na kung bago ka pa lang dito. Dito sigurado marami kang matututunan. Salamat din sa mga nakapag-subscribe na. Patuloy nyo lang tangkilikin ang mga videos ko dahil marami pa akong pwedeng talakayin na maaari ninyong mapulutan ng aral. Huwag nyo din kalimutan i-click ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang video. Nag-a-upload ako ng isa hanggang dalawa o higit pa kada linggo. Pa-share na din para marami pa tayong matulungang iba na nangangailangan din ng ganitong content o relationship advice. Pa-click na lang ang like kung sa tingin mo ay nakakatulong sa iyo ang channel nito. Shoutout ko din sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa na patuloy na sumusubaybay sa channel natin. Mga nasa Saudi Arabia, Oman, Singapore, Hong Kong, Canada, meron pa sa USA. Kahit saan sulok ng mundo, shoutout po sa inyo. Salamat sa tiwala at patuloy na pagtangkilik ninyo sa mga videos ko. Hayaan nyo po at sisipagin ko pa na mag-upload ng mga content na maaaring kahit papaano ay maibsan ang kalungkutan ninyo, lalo pa at LDR kayo. I-message nyo lang ako kung gusto nyo magpa-shoutouts sa susunod na upload ko. So pag-usapan natin ngayon ang 7 secret ng ex mo na ayaw niyang malaman mo. Unang sikreto ng ex mo na siguradong hanggat maari ay hindi mo ito malalaman. Hindi siya sigurado sa panghihiwalay niya sa'yo. Noong time na sinabi niya sa'yo na ayaw ko na, break na tayo, ayaw ko na sa'yo, itigil na natin to, pagod na ako kakaintindi sa'yo. Inoobserban niya actually ang reaction mo. Hindi siya totally sigurado kung tama ba ang gagawin niya o hindi. Medyo ilang din siya. Pero nung nag-react ka ng pagmamakaawa, nag-react ka ng against dun sa decision niya, doon na siya nagkaroon ng lakas ng loob para tuluyan ka na niyang hiwalayan. Napaninindigan na niya ang decision niya dahil nakita niyang naapektuhan ka. Dahil nakita niyang hahabulin mo siya. Kaya kanya hiniwalayan dahil maliban sa bumabang attraction level mo at ang interest niya sa'yo, ay gusto ka din niya paghabulin para magmukha siyang super attractive, magmukha siyang bida o winner. Pero kung wala kang reaksyon, hindi ka nagpakita na apektado ka sa binabalak niyang hiwalayan ninyo, hindi niya malamang itutuloy ang balak niya. Sasabihin niya sa'yo, kapag kainulit mo pa, tutuloyan na talaga kita. Dahil challenge ka sa kanya. Kaya kung hinahamon ka ng jowa mo ng hiwalayan, sabihin mo lang ng ganito. Nasa sa'yo na yan. Decision mo yan. Kung sa tingin mo ay makakabuti sa atin dalawa, sige gawin natin. Sigurado ako, magdadalawang isip yon. Pangalawang sikreto ng ex mo na ayaw niyang malaman mo, yung gusto ka niyang gawing reserba or backup plan. Kung mapapansin mo, ayaw ka pa rin niya i-block o i-unfriend sa social media dahil gusto niya na may communication pa kayo. Actually, kadalasan sinasabi nila, friends na lang muna tayo. Para may control pa rin siya sa iyo, lalo na kung nararamdaman pa niya na mahal mo pa siya at nakikita niyang hinahabol mo pa siya. Ituturing kanyang reserba at babalikan kanya kung sakaling nag-fail siya sa bago niyang jowa o kaya babalikan kanya kung kailan niya to gusto. Pangatlong sikreto ng ex mo na ayaw niyang malaman mo, minomonitor niya ang buhay mo. Inoobserbahan niya ang mga kilos mo. Ini-stalk kanya ng patago. Inaalam niya kung ano ang nangyayari sa buhay mo ngayong wala na kayo. Chine-check niya kung may liniligawan ka na bang iba o kung may nanliligaw na ba sa'yo. Kung naka-move on ka na ba or kung may sign pa na mahal mo pa siya. Kaya napaka-importante ang pagiging tahimik mo para hindi niya masubaybayan lahat ng kilos mo. Pang-apat na sikreto ng ex mo na ayaw niyang malaman mo, malaking tulong sa kanya para makapag-move on na siya nang tuluyan kung patuloy kang nakipag-communicate sa kanya. Kung patuloy ang paghahabol mo sa kanya. Dahil hindi niya mararamdaman yung pain ng breakup. Hindi siya makakaramdam ng lungkot dahil andyan ka lang naman. Kaya panindigan mo ang no contact rule, iparamdam mo sa kanya ang sakit ng breakup. Hayaan mong ma-experience niya kung ano siya sa ngayong wala ka na. Let them feel the pain of breakup. Panglimang sekreto ng ex mo na ayaw niyang malaman mo.
na iniisip ka pa niya. Hindi naman kasi basta-basta mawawala ang memories ninyong dalawa, lalo na kung matagal na kayo. Sa 6 months na relationship or less ay marami na kayong nagawang masasayang bagay dito kahit papano. Ano pa kaya kung matagal na kayo? Siyempre nakaregistered na yan sa utak niya yung lahat ng masasayang memories ninyo. Iniisip ka noon, hindi lang niya pinapahalata. Pang-anim na sikreto ng ex mo na ayaw niyang malaman mo. Na namimiss ka din niya. Gusto ka din niya makita, mayakap at makausap. Pero hindi niya magawa dahil sa pride niya. At hindi pa napapanahon para malaman mo, lalo na kung nakikita naman niyang andyan ka pa rin lang naman na naghahabol sa kanya. Pang-7 sekreto ng ex mo na ayaw niyang malaman mo. Na nasaktan siya, na sinaktan ka niya. Nagigilty siya sa nangyari sa inyong dalawa. Actually, nanghihinayang din siya sa relasyon ninyo, lalo na kung taon na din ang inabot nito. Napapaisip din yon. Ano kaya kung binigyan ko siya ng chance para maayusin muli ang relasyon namin? Ano kaya kami ngayon? Ngayon alam mo na ang mga sikreto ng ex mo na ayaw niyang malaman mo. May dahilan ka na para panindigan mo ang no contact rule mo para maramdaman din niya at ma-experience niya ang sakit ng hiwalayan. Kung hindi mo pa alam kung paano i-apply ang no contact rule, mas may nang panoorin mo muna ang mga rules ng no contact rule para may guide ka. Panoorin mo din yung mabisang paraan para bumalik si ex step by step bago mo isagawa ang no contact rule. At yung kung paano iangat muli ang attraction level mo. Check mo na lang yung link na nasa description box sa baba. At kung sa tingin mo ay nakatulong sa'yo ang video ito, paklik na lang ang like at pashare na din bilang suporta sa aking channel. Pabisit nga din ang isa ko pang channel, dito sigurado marami ka din matututunan. Mag-iwan ako ng link sa description box sa baba. Pabisit na lang, pashare at mag-subscribe ka na din. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na dito sigurado marami kang matututunan. Nag-upload ako ng 1 hanggang 2 o higit pa kada linggo. Kung may mga katanungan ka, opinion, suggestion at kung gusto mo naman ng advice, mag-comment ka lang sa comment section at ating sisikapin pagkukulan ng pansin. Kung gusto mo naman ng malalimang advice at gusto mo din ikwento ang suliranin mo, i-personal message mo lang ako sa fanpage natin o sa email ad ko. I-check mo din ang iba ko pang mga videos, baka sakaling andon yung sagot ng katanungan mo. Kadalasang ginagawan ko na lang ng video ang mga concern na hindi ko nasasagot sa dami nito. Maraming salamat, hanggang sa muli. Bye for now.